May kakilala ba kayong mga sikat na personalidad na dating sikat na sikat ay ang daming pera pero nung nawala na ang ginang sa kanilang karir, bigla na lang naubos ang pera. Pero ibahin po natin si Richard Gomez. Isishare po niya kanyang sikreto kung paano niya napanatili ang kanyang pinaghirapang pera. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Ching Kitan, your Pambansang Wealth Coach. Thank you very much for tuning in this episode. Sa episode natin na ito, may dumaan po sa akin. Actually, matagal na po itong video na ito na napanood ko lang kay OG Diaz. Again, I'll give credit to OG Diaz. We're going to get part lang of this interview. Talagang pumukaw ng aking damdamin sa kanang attention sa sinabi po ni Richard Gomez sa kanyang diskarte. Just to give you a perspective, ako po ay dati pong nag-artista, kung hindi nyo alam, from 1987 to 1990. Opo, nakasama ko rin na si Richard sa mga palibhasa lalaki, nag-guesting po ako, nagkasama rin kami sa mga Star Olympics, di ba? So magkakilala po kami. And nakita ko nga talaga from his career, from really starting from a busboy, no? When you say busboy, nagtrabaho yan sa Jollibee, pagkatapos yan sumikat, kumita ng pera, pero hanggang ngayon, eh maganda pa rin ang kanyang career. Ano ba kanyang sikreto? Let's watch this. Noong time na nag-artista ako, OG, noong the 80s pa lang, lahat ng sweldo na kinukuha ko, yung kalahati nun, pinatago ko talaga sa banko yun. Talaga? Oo! Oh, eh, ever since. Kaya nga, di ba, ano ba ang tawag nila sa akin? Si Goma, ang kunat niya, di ba? Ang kunat niya, sila Joey. Ang tawag nila sa akin, kunat eh. Ito talaga makunat po ako eh. Uh-oh. So yung kalahati yung pinatago ko na yun. Kasi yung 50% nun, ginagamit ko pambayad na sa kung may mortgage ako, kung may babayaran akong kotse, bibili ako ng costume ko, or pang, yung matitira ng pambisyo ko na yun, diba, bibili ako ng motorsiklo, yung mga ganun. So nakaipon ako, naging millionaire ako at the age of 20. 20? Oo, sa showbiz lahat yun. Grabe naman talaga. Oo, makikita mo talaga si Goma ay isang tunay na ipunaryo. Tinanong ko rin sa kanya, actually, nag-meet kami sa Ormoc nung in-invite naman ako ni Congressman Richard ngayon at si Mayor Lucy sa isang event. Actually, dalawang event na nakabalik na ako doon. At kinento niya talaga sa akin yung history niya. Talagang first hand na rinig ko sa kanya. Ang galing-galing niya talaga when it comes to money. So, nag-iipon siya. At saka yung formula ng pag-iipon niya, 50% gastos, 50% ipon. Galing. Oo. So, imagine mo, ang ganda ng formula nun, no, na 50%. I know, habang nakikinig. Eh, syempre, laki-laki ng kinikita ni Richard Gomez para ano yan. Okay, guys. Malaki nga kinikita niya. Pero, nung umpisa, hindi malaki ang kanyang kinikita. Maliit din siya. That's the reason I want to share with you itong idea na ito. Hindi mo kailangang gayahin kung anong ginagawa niya na 50-50. You can start probably with 5%. Okay, 5%, ha? 5% savings, 5% investment, 90% ng iyong income gastos mo. O sige, hindi na 50-50 yan, ha? 90% na gagastosin mo. Sa palagay ko, kaya mo naman yan. Pero ito ang key. This is the key. Para makaipon kayo pa more, para guminhawa pa kayo pa more, lalo na sa mga nakikinig at nanonood sa channel na ito. Ito yan. As your income increases, you don't increase your standard of spending and living, but you increase your standard of savings and investing. So ano pong gagawin natin? So ito, ha? Pag tumaas ang income mo, ito yung diskarte, 5-10-85. Pag tumaas ang income, 10-10-80. Pag tumaas ang income, 10-20-70. Pag tumaas ang income, 20-20-60. Pag tumaas ang income, 20-30-50. Ganun po, para maramdaman nyo. Sandali lang, Chinky. Parang madideprive yata ako. Ito lang, bigyan kitang perspective. Diba, 5-5-90, 20,000 ang kinikita mo. Magkano po ang 90% ng 20,000? 18,000 pesos. Tama? Ang original spending mo is 18 nung ikaw ay kumikita ng 20,000. Let's say ngayon, kumita ka na ng 100,000, tumaas na. Gawin din natin ng 20-30-50. So, 20,000 mo ipon, 30,000 mo negosyo or investment, 50,000 o 50% is 50,000 sa gastos mo. So, kung titignan po natin, anong mas malaking budget sa paggagastos? Diba? Nung kumikita ka ng 20 or kumikita ka ng 100. Nung 20,000, yung 90% is 18. Nung 100,000, ang 50% mo is 50,000 pesos.
So kung mapapansin nyo po, ito yung kagandahan. Kahit na nag-decrease ang budget mo in expenditure from 90% to 50%, pero mas malaki pa rin ang iyong expense from 18,000 naging 50,000. Pero ito yung magandang balita. Grabe, ito yung pinakamagandang balita. Meron kang 20,000 na savings for emergency fund, meron kang 30,000 na investment fund or pang negosyo mo, or pambili ng bahay mo, pambili ng lupa mo. Grabe, no? Powerful to, mga kaiponaryo. Ito naman yung personal na diskarte ko. Again, you don't have to copy this, no? 10, 10, 30, 50. 10%, I return my tithes, no? I believe that everything comes from God. Another 10% for benevolence. Pagtulong po yan. 30% for investment. And then 50%, yun po ang ginagastos po namin. As a matter of fact, minsan nagkakabaliktad nga, eh. Ang 50% ang iniipon namin, 30% na lang ginagastos. Kaya nga, ang percentage doesn't really matter. Ang importante yung principle na meron kang pang savings, meron kang pang investment, meron kang pang gastos. Kayo na po ang mag-budget noon. Ay, grabe naman, no? Umpisa pa lang to, ang dami na natin natutunan kay Goma at itutuloy pa rin natin, no? Kung ano po ang tanong ni OG. Ano yung una mong nabili, Goms? Ang una kong pinunta na malaki, Australia House. Yung house sa Mariposa. Yes, oh, correct. Yun. Sa Horseshoe. Sa so Horseshoe. Unang, yun ang unang binili ko na... Na buhay pa? Na, hindi. O nabenta mo na? Binenta ko na yun. Uh-huh. Ang ginawa ko, di nakapagpunta ako. Tapos bumili ako ng property sa Green Hills. Oo, nakapunta pa ako noon. Oo, oh, di ba? Tayo ako ng bahay. Nung nag-asawa na ako kay Lucy, kinasal na kami, sabi ko, may isang bahay tayo dun na, yung sa Mariposa. Yun yung bahay ko nung single pa ako. Uh-huh. Sabi ko, hindi naman natin ginagamit. Ibenta lang natin. So, binanda namin. So, we stayed in Green Hills. Nakapag-ipon pa rin. Ipon ng ipon. Hanggang noong year 2000, nakabili ako ng bahay sa Forbes. Sa Forbes Park. Wow. Oo. Eh, medyo mahal. Sabi ko, parang kinapangarap ko. Kaya ko ba to? Sabi ko, if we don't buy it now, we'll not be able to buy it anymore. Okay. So, yun. Pigit mata. Kaya natin to basta monthly natin. May more. Yung kinumpit namin, kaya natin ito. So, 2,000 po, may bought na. Oh, magaling ka sa ano eh. Sa government investment eh. Sabi ko, hindi naman kailangan tiran yan eh. Uh-oh. Ang bahay nandiyan na. Mm-hmm. Let's have it rented out. Tapos yung renta na yun, yung pambahay natin sa bago sa mortgage. So yun ang nangyari. 10 years may umupan ng bahay ni Roji. Oh. Oh, so 10 years, nabayaran yung bahay. Grabe naman talaga. Ang galing-galing naman talaga ni Goma. Ibang klase talaga. So, anong kanyang sikreto sa kanyang unang binili? Hindi siya bumili ng gusto niya, hindi siya bumili ng hilig niya. Ang unang binili niya ay bahay. Grabe, ang galing naman talaga. Dapat kapulutan talaga natin ng aral to, no? Siyempre, ang goal natin is to meet our needs. Tapos, pag may sobra po, normally, anong ginagawa po natin sa sobra po natin? Yun nga, pinang-enjoy natin, pinang-travel po natin. Yun ang ginagawa po natin. Pero ang ginawa pala ni Goma during that time, yung pera pala niya na sobra, ang ginagawa niya, ininvest niya, pinalago niya, pinalaki niya. Grabe. Alam mo, parehong-pareho kami. Ito yung ginawa ko rin talaga eh. Nung nagkapera na po ako, yun din po ang ginawa ko. Ang ginawa ko po, hindi mo na ako nag-enjoy. I treated the money as just like seedling. Binhi po siya. Ano yung ginagawa po natin sa binhi? Tinatanim po natin siya para dumami, di ba? So, based on the dami sa tubo ng binhi, dun dapat mag-enjoy. At kung mapakwento mo nga ni, ano, di ba? From one house, binenta niya, nakabili sila ng bahay sa Green Hills. Galing. Nung nakabili na sila sa Green Hills, nagkaroon ng opportunity yun nga sa Forbes. Meron nung kinumpute nga, napakalaki. Pero pikit mata, binili niya kasi hindi naman niya titirahan. Diba? Gusto niyang gawing investment. And truly enough, napaupahan niya ng 10 taon. At yung 10 taon na kolekta nilang rental, yan ang nagbayad. At kanila na yung bahay na yun. As a matter of fact, nag-usap nga kami ni Congressman Richard. Alam niyo ba magkano ang halaga ng bahay ngayon? Ito po. Ayun ha, yun na po yung halaga. Grabe, sinabi ko talaga, ang galing mo, Richard. Super galing mo. Sobra akong impressed. That reminded me also sa isang diskarte na ginawa ko na may binili rin akong 2 condominium unit na tinirhan namin ng 3 taon. Pagkatapos namin tinirhan ng 3 taon, pinaupahan namin ng 10 taon. Again, pareho rin kami. Yung 10 taon na rental fee na nakuha ko, na i-recover ko na kung anong in-invest ko pagkatapos na ibenta ko pa yung condominium sa malaking tubo. So likewise, I want to encourage lahat na mga kaipon. Start small, kahit na maliit lang po ang iyong kikitain, 'di ba? Pagkatapos yan, pag may sobra ka, ang goal po natin sa pera, palaguin muna natin. At pag lumago ng pera, doon na kayo mag-enjoy sa prutas ng pagpapalago. Grabe talaga, no?
At finally, ano kaya masabi po ni Richard Gomez sa mga taong malalaki po ang kinikita po ngayon? Let's watch this. Pag sikat ka, dahil pag mainit ka ng artista, ang bilis ng pera. Pag hindi ka marunong mag-ipon, maliligaw ka ng landas eh. Oo. Biglang dadami yung barkada mo. Tatapin, dahil mo friends kasi libre ka ng libre. Oo. Tapos kung saan ka gumagasas. Pero pag hindi mo na alam na hindi ka nakapag-ipon, after all, tatanga ka, wala ka ng trabaho, wala ka na punta. Yun ang masakit. Yun talaga yung the best suggestion na bibigay sa mga nag-artista ngayon. Kung kaya mo talaga mag-ipon, ipon ka, then pundar ka ng bahay. Kasi yung bahay, pag nabili mo na yan, gamitin mo nga sa tumanda ka, nga sa magkana ka. Tsaka hindi naman na bumababa yun. Unless ibenta mo lang mababa. Oo. Lalo diba? Ng bahay na bumababa ang presyo. Mm-mm. Yung binili mo ng 100,000 today, kahit bukas mo ibenta yan, tatas nila ng pagmaganda yung location. Ayan na, mga friendship ha. Ayan, isang magandang paalala po sa atin. Lalo na sa mga kaiponaryo. I firmly agree and I totally agree with him na pag meron tayong excess money, one of the best investment is invest in land, in property. You will never go wrong with property. As a matter of fact, hindi lang po si Richard Gomez ang nagsabi niya. Mismo si OG, ay ang daming property niyan. Maniwala ka na nagkwentuhan kami. And I personally have invested in property. Kaya nga, para sa mga taong nakikinig at nanonood, kung gusto nyo talagang matutunan, oo, itong mga proseso na ito, lalo na kung gusto nyo kaming makatulong sa inyo, ay nako, grabe naman. Sana naman, meron kayong natutunan dito. May natutunan ba kayo sa episode natin na ito? Kung may natutunan kayo, pakitype na lang sa comment section. At para sa mga tao naman, lalo na kababayan nating OFW, bago kayo bumili ng property, pag-aralan nyo muna talaga na kung tama ba location, kaya nyo bang bayaran, at ano ba talaga ang goal nyo. At always remember, especially when it comes to investing in property, it took you a lifetime to save the money, but it only takes you one bad decision to lose everything, and I don't want you to experience that. Kaya para sa mga taong gusto mag-invest at bibili ng property pero hindi nyo alam ang ins and out, hindi nyo alam kung tama ba o mali, please visit na lang this website called chinktv.com, chinktv.com. Hanapin nyo na lang po ang Real Estate 101, at dun matututo kayo kung paano kayo bumili ng tamang property, mag-i-invest, at kung gusto nyo paupahan, paano kayo magpaupa, paano kayo mag-flip, it's all there. Okay, maraming salamat. Sana naman na may natutunan po kayo sa episode natin na ito. Tatandaan mga friendship, kung nagustuhan nyo to, don't forget to like, subscribe, and share.